Mga kapuso, ngayong tag-ulan, ako ay uso na naman ang dengue. Kaya naman ang Department of Health muli raw ibabalik ang mga dengue express lanes sa mga ospital para mas mabilis na matugunan ang mga pasyente. Balita natin ni Jamie Santos. Ang bunsong anak ni Arlene muntik na raw mamatay sa dengue. Tatlong araw daw ito hindi nilubayan ng mataas na lagnat. Yung mga labi ho niya pumuputok, nagkakaroon ng mga biyak-biyak. Tapos mga pang 5 days, may dugo nang lumalabas sa gilagid. Tapos hanggang sa nagsalita na siya na hindi niya na raw kaya yung katawan niya. Nakaligtas naman daw ang anak niya matapos ang ilang araw na gamutan. Kaya ngayon, doble ingat na raw siya para di na maulit ang bangungot na iyon. Palaging maglilinis ng bahay, tanggalin yung mga nakasampay ng mga damit-damit, tapos yung mga sulok-sulok. Minsan nag-i-spray ho kami ng ano, ng pampa... ano sa lamok, yung mga, ano ba yung mosquito, ano yung pang spray. Isa lamang ang kaso ng anak ni Arlene sa ilang libong kaso ng tinamaan ng dengue sa Pilipinas. Sa kabutihang palad, bumaba na raw ang kaso ng dengue ngayong taon. Mula sa 79,274 na kaso noong nakaraang taon, nasa 31,088 na lang ito ngayon. Pero dahil tag-ulan na naman, hindi daw nagpapakampante ang DOH. Patuloy daw ang kanilang pagbabantay. Hinihimok rin nila ang mga komunidad na tumulong para mapababa ang kaso ng dengue. Muli rin daw ibabalik ng DOH ang mga dengue express lanes sa mga ospital at health facilities para mas mapabilis ang pag-asiste sa mga pasyenteng hinihinalang may dengue. Ang dahilan ba't natin ginawa o itinayo ang dengue express lane is during peak season, ako saan marami talaga nagpapatingin ng dengue cases para ma-facilitate, kasi syempre kasabay sila sa tinitingnan sa emergency room, lalo sa mga government hospital, para ma-facilitate kasi may mga laboratory tests na gagawin sa kanila to determine kailangan ma-admitin to o hindi. Hindi raw buong taon may dengue express lane sa mga ospital. Ang protocol daw, kapag nakita na ng ospital na peak na o sa tingin nila, dumarami na ang nagpapatingin, hudyat na raw iyon para i-activate na ang kanilang express lane. Jamie Santos, GMA News.